Patanglawin, mga kaibigan. Pero eto na nga, mga kaibigan natin, game number 3, Blacklist International versus Sonic PH sa red side, Wise for the Ling. Ganda lang. Para sa kanyang Kufra, Iyakno naman sa Esmeralda J, Ford Forza, and Yuki or Dilar para sa kanyang Thams. At sa kabilang banda naman, ladies and gents, Blacklist International, Edward dito for Igrok, Aqua naman for Harriet, Killer naman for Uranus, Riddler dito ang gagamit ng YSS or Yi San Shin, at Dexstar naman for this Gato at Katcha. So this time, nasa Blacklist International naman ang Gato at Katcha. So, magandang lineup na itong dalawang to. Guys, by the way, inform ko yung mga nagtatanong, hindi po, wala po kami live sa YouTube, pero meron po kaming replay sa YouTube. Oh. So, live lang po tayo exclusively on Facebook. Ayan. Tama so, ka dyan. Pero eto na nga, si Wise, inaharang agad si Aqua dito. So, pwedeng kumuha ng objectives or pwedeng kuhanan or invadean dito ng tropa ng Onyx PH. Pero tingnan natin kung ano ba pwede nilang gawin. Ito na. Nakakaramdam mga kaibigan. Naku ba, i-invade pa ata dito. Pero meron naman yatang retry for cooldown. Naku po, nalasit pa nga yung gamit lang yung Synchro Fission. Ladies and gents, grabe naman din. Pero si Ganda lang, naiwan na lang din. Pero may flicker out pa din mga kaibigan. Makakatakas ba? Tingnan natin. Oops, here comes the backup. Iyakno, first blood has been taken by Kuya Killer. But there might be a trade, but you know, may flicker out pa pala din doon si Uranus. By the way, meron din kaming YouTube channel ni Kuya Herb. Ayan, for me, Caster Zeus. At kay Herb naman, E-A-R-V-V. O Herb. Yun. Maraming Herb. Salamat guys sa pag-suporta sa amin. Follow niyo din yung mga page namin dyan. Nandiyan lang yan. At Caster Herb at kay Zeus naman at Caster Zeus. So, lagi niyo suportahan ng mga tropa natin na streamers and casters. Tama na yung bash. Enjoy na lang natin yung panonood dito sa ating Just Emerald Cup. Yung, naku po. Eto na. Mga bestie wap ha. 1-0 lead na tayo. First blood has been taken by Blacklist International. 2-minute game time. So, it's a go-go. Maganda tong simula na itong Blacklist International. This is it, game number 3. Yung effort nila nung game number 1 at game number 2, nabaliwala na. So, this is going to be a total whole new game na. Shoutout nga pala kay Pusa, kay nanonood sa atin. Shoutout sa ito. Welcome to screen. Yan. Pero ito nga. So, tingnan natin ang magiging pangyayari dito. Hindi nagkaroon ng invasion. Nagpaka-play safe muna si Wise kasi alam niya na may hihirapan siya sa ngayon na mam-burst down pa. Pero tingnan natin, lumalaban ata si Wise, mga kaibigan, napababa ng inaakyat ang bakod. Pero top lane na lang, Iyakno for the backup kung sakali man. Tatlo laban sa tatlo, si Jay nakapwesto na. Pero Zaman Force na ibigay, natalunan, mga kaibigan. Pero Ganda lang, for the backup, sa likod manggagaling. Tempest of Blades na ibigay, pero medyo negative nga naman yun. Ganda lang na iwan laban sa tatlong players dito ng Blacklist International. Disengage ang mangyayari. Oh, grabe, mga kaibigan, at wala pa rin namamatay dito after the first blood. So far, talagang nag-iingat na rin sila sa isa't isa. Iyakno dito, mukhang napasuba, but there's a flicker out coming from him. At ganda lang dito for his Kufra, si Oh My Venus, naka-ready din. Gustong bumakap, pwedeng-pwede. Turtle dito, first turtle of our game is now up, pero mukhang mahirap pa tukunin. Wala pa sa pwesto yung mga kukuha ng objectives, so relax lang. Pwede yung Harith pagkatapos mag-blue buff. Pwede. Ng turtle. Pwede. Tsaka wala ring mana dito si Iyakno, so pwede siyang agree ni Killer dito, pero ganda lang. For the backup, mukhang, it's a bait pa nga din dito. Lalaban ba? Tingnan natin, pero nakakuha ng Cyclone Eye. And eto na ngayon, gusto nilang i-invade. Naku po. Si Jay, Feather Airstrike ang gandang naibigay, pero natalunan doon nung isang Gatot Katcha. Mabugbugin pa nga ata dito, mga kaibigan. Dito, tuloy na sabi ko. Pero Edward, lalaban sa dalawa. Yuki, nagbibigay ng damage. Ganda lang, tatakbo na nga. Oops, ayo, naibigay. Pwede na sila ngayon mag-turtle kasi napatay. Pwede silang kumuha ng objective. Pwede na bumanat mga besties. Pero 1-1 ang score. Tabla na. Pero pagdating sa gold, hindi rin nagkakalayo. 4-minute game time pa rin tayo. Naku po. Grabe. Gandang kuha ng Cyclone. Ay, kalain mo nga naman. Saan niya pa napunta. Pero to, si Dexstar. Naku po. Tamang flicker. Patagilid. Pero ito, si Jay lang din naman. Ibong may layan. Lumipad. Naku po. Pwede yan. Ang ganda naman ng pagka-skill. Pero hindi pa patalo si Riddler. Ladies and gents, for that 1-for-1 trade. Anong nangyayari? Patay din si Wise. There's an off-cam kill din, ha? Na nga. Yun yung mahirap para kay Wise. Kasi, medyo naanuhan din siya. Pagka nabigyan talaga siya, kung na-burst down ba, yun yung inaano natin. Pag na-burst down talaga si Wise, mahirapan siya. Kahit sabihin na natin may Tempest of Blades yan. Alam mo naman yung mga players dito, eh. And yung si Dexstar, nakita mo yung ginawa kay Jay. Tinalunan niya talaga, eh. Kung saan nagfe-feather airstrike si Jay, dun siya pupuesto. Ayun ata talaga yung plano nila na hindi patapusin ng feather airstrike o makabigay ng apat
na ano na damage si Jay. So after noon, barakbagan ulit, balagbagan na. So yun yung nangyayari. Pero 4-2 ang ating score ha. 1K mm-hmm. lang naman or almost 2K, hindi pa masyadong malayo yan para sa kanila. Oo, pwede, pwede ano, pa ano pa achievable pa. Achievable mm-hmm. pa yung so far yung scoring sheet natin dito, ladies and gents. 1K gold lead in favor of Blacklist International. 4-3 ang ating score, 5-minute game time. Ito na naman, yung napakainit na labakbakan, Blacklist International, Onyx PH, parehas, punong-puno na naman tayo ng action. Ito na naman, ito na, upo, ayun, dali. Killer to take it down. Patay, 4-4 ang ating score. Nako. Ito naman yung maganda kay Wise ngayon, kasi naka-bounty hunter siya. Oh. So kahit mamatay man siya ng ilang ulit, kung mapapatay niya man yung pinakamalaking pera, edi magiging maganda. Pero superhero landing dito, coming from Dexter, napatay na naman! Guys, mga kaibigan, ganda lang na iwan sa dreams. Pero oops, nakapag-flicker out para nga naman makatakas sa clash na yun. Mm-hmm. Kaya... yung sinasabi natin noon. Eh, doon nakuha niya yung mga dapat niyang kuhanin. Pero ang ganda kasi ng backup ni Dexter. Item check tayo mga best wap. Eto, naku po, Yisan Shin is the new meta ba? Pero pwede rin, tingnan natin kung magiging effective. Kanina kasi nag-Yisan Shin yung Blacklist International pero natalo, that's game number 1. Tingnan natin for this game number 3, nag-Yisan Shin ulit sila pero medyo delicates lang. Eto na, naku po, oops, pasok mm-hmm. in para kay Wise, lalaban, Edward dito, half-life na lang. Ulti naman din dito para kay Wise, naku, eto na, tuloy-tuloy na ang boxing, nakapag-flicker out pa si Edward, naku po, eto na, nuy, just to invest in, naku, dali. Jay dito with that ulti sa Gedli, hindi napapansin mga pre. Ako po, tuloy-tuloy pa din ang aksyon. Iyakno trying to escape against tapos. Killer. Pwede lumaban pero walang mana ang Esmeralda. Ito naman sa kanilang banda. Si Yuki, ayun, si Riddler. Ooh. Napatay din. Ito na, sa ilalim ng Torre Pass. Iyakno, napatay lang. Mga kaibigan, Killer Yari is on the move. Yari ka, pero nakatakas yata. Ulti, Feather Airstrike para kay Jay and the dash out para kay Killer. Bali, wala. Medyo mahaba yung ano yung pagpilit dun ano, ni Killer. Pero at least napatay niya yung gusto niyang patayin. And Iyaknu dun sa bottom lane ang naibigyan dito. So maganda na naman yung ano yung pang-backup dito ni Edward na alam niya kasi na kaya niya pa rin ano, kaya niyang bugawin dito yung tropa. So Dexter, nakita mo yung galaw talaga ni Dexter, para sa akin really commendable. Sobrang commend ako dun sa galaw niya. Oo, kaya nga. True. Yeah. So this time mga kaibigan, magandang bitawan ang pinapakita sa atin for both sides. Wise dito with a 2-3-1 ang kanyang score, so medyo lamang nga lang ang kanyang death compared sa kanyang kills. And on the other side, ganun din naman si Aqua for his Harris 1-2-4. So talagang nakikita nyo na talagang mahigpit ang patayan o palitan ng kills dito. Yun, muntik pa nga. Kala ko din, makagawp eh. Kala ko mabibigyan eh, no? Mm-hmm. Pero dahil nga may retribution, sinecure na. Sinecure na nila yung retribution dito. Mm-hmm. Or sinecure na nila yung turtle dito. So yung top lane natin, Iyakno versus Killer, talagang mahigpit ang laban ha. Uy, Holy Crystal para kay Aquaman. So masakit na yung pagka-chrono dash dito. Mm-hmm. Naku po. And level 10 na rin pala siya. Level 11 naman si Wise. So para kay Wise naman siguro ngayon, do okay na sila sa damage eh. Mm-hmm. Na ano na nila, nasabi na nila na teka, kailangan talaga natin magbigay ng damager. So may damage sila coming from Jay, may damage sila kay Iyakno tsaka kay Wise. So marami-rami na rin. Pero oops naiwan sa dreams pa nga mga kaibigan si Iyakno. Masakit sir. Kahit nasa loob, tatlo din kasi yon. Walang malakas sa tatlo mga kaibigan. Mahihirapan talaga ano dito ang Esmeralda dito kapag walang blue buff. Kasi mabilis maubos yung mana niya tapos mabagal-bagal yung cooldown reduction niya for the stacking shields na ginagawa niya. So, blue eagles lang yung Esmeralda against Harith. Hindi makapag-stack siya ng shield. So, mahirap nga. Kahit bumuo siya ng enchanted talisman dito, mahirapan-hirapan pa din siya. Hirapings pa rin yun. Mm-hmm. Di ba? Pero tignan natin ano pang pwedeng mangyari. Eh, pinipilit pa rin naman. Kumbaga, hindi pa naman tapos ang laban. Medyo ano pa lang, pantay-pantay lang naman ah. Mm-hmm. Di ba? So, kalmahan lang. Huwag lang masyadong magkaroon ng error. So far, kaya naman nilang yan. Uy, tigo na ito na naman. Superhero landing coming from Dexter. Pinasok na nga. Summon Force na ibigay. And patay agad yung isa. Plus the turret pa nga. And Iyakno will go down. 2-4 mm-hmm. nothing ang nangyari dun sa top lane. Dexter, napakalupit na naman ang setup para sa kanya. Oo nga, no? Nako po. Eh, kakaiba din mga kaibigan. Uy, nako. Tumakas lang din si Edward dito against Onyx PH with that wild charge. Dalawang patay frontside Onyx PH. Eto na. Mukhang madadagdagan pa yata. Wise pumasok in. Pero uy, pwedeng patayin. Naku! Pwedeng pestihin. Naku, may ulti pa pala. Tempest of Blades. Naibigay mga kaibigan. Ulan galing sa langit. Wala atang maibigay dito. Pero ganda lang. Uy, munti ko na si Madam dito. Pero iyayayay! Naturukan. Nabigyan ng pana, mga kaibigan, na Mirana. Oo. Naku po. Na Jumong.
Najumong mga bestie wap. So, okay lang. 10 minute game time pa lang din naman tayo. 13-7 ang ating score. Back to the ball game. Balik muna sa kanya-kanyang linya muna. Ano muna tayo? Kumbaga, ito na naman yung Aqua game eh. So, ito na naman yung si Aquaman, ang superhero ng Blacklist International. And nakita naman natin dito kung gaano nagiging effective every single time na nakakakuha siya. Pero Iyaknu, laban kay Aquaman, Jay pa nga, nandito sa bandang gilid. Pero uy, nakapag-ultimate na para makatakas. Mm-hmm. So, lipad-lipad lang. Kailangan nilang iwasan yung mga dapat iwasan. Pero Riddler, nakatay si Wise sa bottom lane. Naku po, mga bestie wap, tingnan natin. Pero look at this, naku po, yun si Yuki nakikita pa yata. Pero it's no 14-7 ang ating score. Gusto umatras dito ng Blacklist International. Lord na lang daw, relax lang, objective wins games. So this time with the help of the Lord, we can make it together, kumbaga. So, Tama. So tingnan natin kung sino makakuha. Feeling ko naman, di makukontesto kasi medyo malayo. Mm-hmm. Medyo maano talaga. Yung space na binibigay nung isang Aqua dun sa mga killer like Riddler, mm-hmm, grabe. And nakikita naman natin ngayon kung gaano makapag-farm si Riddler and gaano kalaki yung pera na inaibibigay niya. Pero most commendable para sa akin si Dexter. Si Dexter yung nagbibigay ng setup talaga na matindi. Tapos after ng setup na yun, siguraduhin may mapapatay sila. Pero eto na nga si Killer, lumalaban sa apat. Matindi ka nga dun, sir. Kakaiba to, ah. Grabe, kakaiba to. Mm-hmm. Nako po. Nako. 14-7 ng ating score, mga kaibigan. Pero, baliwala. Laki na lamang ng Blacklist International eh. Pagdating sa gold, it's 7,000 gold lead. Pagdating sa kills, it's kalahate. O 7,000 kagad din. There's a Lord onto the top lane, so they can maximize this one out. Pwedeng i-pressure nila dito yung bottom lane para at least makakuha sila ng objectives kahit alin dun sa dalawang to. Tama ka dyan. Pero tingnan natin. Successful, madedefend naman nila. So, at least makakakuha ngayon yung Blacklist International ng middle. Mm-hmm. So isa na lang yung pinagdedepensahan nila or tatlo. Oop, eto na naman si Dexter, may nahuling isa. Okay. Papasok pa nga si Iyaknu dito, pero Tempest of Blades na ibigay. Dexter mamamatay na nga rin, pero buhay pa yung tropa dito ng 1PH. Walang nangyaring bakba, walang man nangyaring patayan. Mm-hmm. Ambahan lang. Formahan pero pwede. Lang. Pwede magkaroon patayan dito. Pwede, pero look at this, ladies and gents. Uy, shoutout pala kay Japet, Villapuerte. Pero eto na, naku po, baka magbakbakan. No, disengage din para dito kay Killer. Muntik na din madamay. Pero na-depensahan, well defended for Onyx PH. Yung Lord dito, wala din naman halos na pala. Middle tower lang. O, nabawas-bawasan lang yung mga third towers nila dito. Yun nga lang, item check nga tayo direct sa YSS. Tingnan natin kung gano'n na siya kasakit. Oh, okay na din pala. More on attack speed, tapos movement speed, no? Mm-hmm. Endless battle din mo na Hunter Sword. Okay din, pwede na yan. Kung gusto mo, BOD ka. Para at least more damage, more fun, di ba? Mm-hmm. Kaya na lang yun eh. Kasi makaka-free hit naman siya. Kasi si Killer, kaya nang pumalag sa apat eh. And nakita naman din natin dito yung naka-queen swings pala si si Aqua. So, malaki yung chance niyang mabuhay dito. Tingnan natin kung sasaya kung magbibigay ng sumba dito. Sumbabida dito paring Aqua. Pero eto na nga, natalbugan. Masyadong maaga yun para kay Ganda lang. Mm-hmm. Pinasok pa nga sa loob, pero pasok lang si Iyaknu. Mukhang mabibigyan. Flicker up. Eto na naman si Dexter. Tinamaan yung isa. Mga kaibigan, Ganda lang. I think we'll go down. Hindi na buhay pa. Tempest of Blades. Nine guy. Sinayawan din. Naku po, sayawan on the floor. Wise versus. Uy, pero take ka lang. Nine guy. Yung Chrono Dash, nakalayo lang na maigi. Nakatakas lang, mga kaibigan. Nadedepensahan pa ng Onyx PH. Kapit lang sa cellphone. Kapit lang sa base. Nako, depensang Marino lang din. Isa lang naman ang tower na nababasag sa lang top lane, pero yun nga lang, isa pa lang din ang nababasag ng Onyx PH towers sa lahat ng tower ng Blacklist International. So yun ang mahirap. Yun ang mahirap dito. Maliit na ang mapa ng Onyx PH. Item check tayo dito, pakita natin sa inyo kung ang progreso ng kanilang item dito. Si Wise, nako, medyo wala pang okay na rin, may damage na rin naman. BOD ang kanyang isusunod dito, pero malay mataba yung Yisan Shin eh. 10,000 pati si Harry, 10,000 din eh. Tsaka kukontrahin na siya, Wind of Nature na eh. So, Killer dito will go down, napatay pa nga rin ni Jay. Pero Edward for the backup, medyo okay lang, at least nakapatay na sila ng isa. Napatay pa nila, yun nangungulit kanina pa. So, malaking relief yun para sa Onyx PH. Mm-hmm. Tama ka dyan, Kuya Irv. Pero, heto na, nako.
Feeling ko dito, pwede. Itong Lord na to na pangalawa. Uy, pst, teka lang. Naku po. Ito na. Napilitan lang din magbitaw ng ulti. Pasok dito si Dexter ha, pero walang nakakuha. Mga kaibigan, tuloy pa din ang boxing. Wala na boy si Aqua. Pwede nang patayin. Pero si Iyakno pa. Ang nabigyan na isa. That's gonna be a turnaround kill. Pero 1-for-1 trade. Wise dito. Patay na din. Naku po. Ang sakit naman nito ni Kuya Riddler na to. Isa pa yun si Dexter. Nakita mo, almost isang bar yung natanggal nung sinapok ni Dexter si Wise. So, kakaiba yung damage na binibigay dito. Parang nakakotongan eh. Oo, nakakotongan. Mga nakakotongan na malupit. Sayang naman yun, sir. Ganda ng bitaw dito, mga best of 16-9 ang ating score, ladies and gents. So, this time, 15-minute game time pa lang tayo. Level 2 Lord is now up. Baang kukunin na rin ng Blacklist International. Pero pwede yata yung contest. Pwede. Nangungulit dito si Venus. Pwede yan, trying to steal this one out. Pero no. Lord has been taken here by Aqua. Tuloy pa din ang boxing. Monster kill dito naman. Para din kay Riddler with his Yisan Shin. Dalawa na lang. Dalawa na lang yan. Dalawa na lang yan. Oh. Pero buhay na si Wise. Buhay na si Wise. May pangontra na sila kay Wise eh. Meron ng Winter Transition sa Wind of Nature dito si Riddler eh. Uh-huh. So kahit mag-Tempest of Bleach siya, nahihirapan na rin. Pero sayawan yung dalawang Sumba Instructor naglaban. Pero eto lang nga, si Wise tatalo na naman. Si Dexter walang tinamaan, pero Tempest of Bleach na ibigay. Pero nauto pa nga yung dalawa dito. Dalawa, laban sa tatlo. Pero magiging isa na nga lang to para sa kanila. Pero katawan na ang Blacklist International para sa ating game number 3. Yun, naku po mga kaibigan. Grabe.